Welcome back, mga katab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At siyempre, update na naman po tayo. Hindi naman lingkod sa inyong kaalaman itong maingay na maingay ngayon, mga katab. Dinagdagan pa ng napakaraming recycle na video, mga katab. Well, unahin po natin bago yung recycle po at mga nagaganap ngayon, mga katab. Yung McDonald's ni Mengay sa Bulacan, mga kaaldab, base sa nakukuha nating impormasyon, sobrang baba nga po raw ng sale. Kaya nga po ang ginawa nila para makumbinse at maraming taong pumunta at mag-ingay, ginagamit po yung aldab. Ayan yung sinasabi natin, kala ko ba mahina po yung aldab? Kala ko po ba ayaw nila sa aldab? Pero bakit ito yung ginagawa nilang tulay para tumami ang kumakain sa McDo? Real talk, mga kaaldab, kasi yung mga aldab nation kapag umuwi at napapadaan sa McDo ni Mengay, kumakain puro ni, pero ngayon never na. Real talk yan, mga kaaldab. Kaya nga po wala nag-celebrate nga po dun eh, dahil alam po na hindi na po kay Mengay yun. Alam na po ng mga true-blooded aldab nation na yung kapatid ni Mengay yung nagmamanage. Kaya paano po tatangkilikin yun? Hindi po ba? Kala ko ba malakas yung army? Bakit hindi po nila magawang iangat? Bakit hindi po nila maitaas yung sale? Hindi po ba? At yung issue po sa buntis, si Mengay, hindi naman po gawa ito ng Aldab Nation at never naman po namin gagawin yan. Taktika po ito ng army para masabi po nila na, kumbaga, kaya daw po nagbigay ng proposal, kaya tinanggap ni Mengay, ganun po raw yung senaryo. Hindi po ba? Ito yung lumang taktika na, pero effective na effective pa rin po sa kanila. Akala po kasi nila makukuha nila yung simpatya ng mga netizen. Tinatawanan lang po sila eh. Ito po yung sinasabi natin, desperadong galawan. Hindi nila kayang pabagsakay ng Aldab Nation sa mga ganyang-ganyang paraparaan lang. Hindi po ba? Akala po nila magiging masaya po tayo dahil iniimbitahan tayo ni Nanay Dab. Common sense na lang po dun sa mga taong kinikilig dyan. Sila lang naman po yung masaya eh. Kasi kung titignan mo yung Aldab Nation, never po, real talk mga kaaldab, never po kaming magpapauto, magpapagamit, di po ba? Basta sa amin mga kaaldab, sinasabi ko naman po, kami Aldab Nation, masaya po kami pag nandyan si Mengay at si Tisoy. Yun lang naman po yung, o ganun lang po naman kababaw yung kaligayahan namin. Di po ba? Kaya nga po alam nyo na kung sino yung nagpapakalat. At eto pa po mga kaaldab, yung sinasabi nating recycle. Pero bago tayo dyan magsimula, kung ngayon ka lang nakapasok dito sa channel na to at isa ka palang true-blooded Aldab Nation, consider na kitang bagong subscriber. At huwag mo kalimutang i-share ang video na to pagkatapos mong panoorin. Ang tinutukoy ko pong recycle, mga kaaldab, siguro naman napakinggan nyo na yung video na interview ni Ibyang. Matagal na po yun. Huwag po kayo papa-apekto. Nilagyan lang ng mga caption para masabing bago, para masabing latest. Doon po sa page po mismo ni Ibyang, never na po niyang pinag-uusapan yan. Saksi po yung mga nagko-commento ron. Saksi po yung mga taga District 1 mismo ng Quezon City. Pati po kay Congressman Spotted. Kaya huwag po kayong padadala sa mga ganyan. Yan po ay isang taktika na ginagamit po nila. Masabi natin, desperadong galawan yan eh. Di po ba? Yung tipong, kumbaga, gigil na gigil talaga sila. Lahat gagawin nila. Kasi wala naman po sila maibigay na update eh. Ako bilang true-blooded Aldab Nation, mga kaaldab, masaya po ako kung ano naman po yung nangyayari at nagaganap kila Mengay at Tisoy. Masaya tayo dahil wala nang umahad lang. Wala nang mga masasabi natin na keso ganito, keso ganyan. Ang inihintay lang naman po natin ay matapos lahat itong mga sigalot na dumadaan po sa Aldab Nation. Malalaman natin yan pagkatapos ng Daddy's Girls, tinanggal na sila, tapos po ng teleserye ni Alden, tapos concert niya, doon po natin. Sa ngayon, mga kaaldab, mahirap po magsalita. Ang dami po kasing trabaho na gagawin po ni Richard Paul Quezon.
gaya nga po ng teleserye, pagkatapos ng teleserye, pupunta po sa US para sa kanyang concert sa September 10. At sigurado naman po, mga ka-Aldab, na kikita yan, dahil lalong-lalo na po kapag kasumunod yan si Main Mendoza. Di po ba? Kaya nga po ako masipag magbigay sa inyo ng update. Hindi po ko talaga naniniwala sa mga pinapakalat po nila. Hindi ko alam. Pero syempre maraming paniwalain. Marami nagre-react. Di po ba? Pero ako, mga ka-Aldab, kahit anong gawin nila, eh, kampante lang po tayo. Kumbaga maging matatag lang po tayo. Napakarami po ngayong, kumbaga masasabi nyo na ginagawang pag-i-edit, etc. etc. Ako bilang true-blooded Aldab Nation, alam ko, mga ka-Aldab, kung gaano kamahal ni Mengay si Richard Polkerson. At ganun din naman po si Richard Polkerson kay Mengay. Kaya malabo po yung mga pinagkakalat po nila. Tayo hindi naman po tayo kumukuha mismo ng mga bago o mga throwback video tapos sasabihin kung bago. Sila kumukuha tapos sasabihin nila latest para lang po makakuha ng simpatya sa mga Aldab Nation, para manghina, manglumo. Ganyan po sila kadesperado. Yung tipong kumbaga gagawin po nila lahat. Hindi po ba sapat yung proposal? Hindi pa po ba sapat? Kailangan pang may mga ganito? Kailangan pang mga ganyan? Hindi po ba maubos-ubos yun? Parang teleserye nga po talaga sila. Kapag ka nag-post ang isa, inaabot po ng buwan bago mawala. Hanggat wala po kasi na ibibigay na bagong update. Hanggat wala pong masasabi na latest, yun at yun pa rin po yung ipopost nila. Hindi po ba nakakatawa? Kasi wala po silang maibigay. Biruin mo, dapat Sunday family bonding. Di po ba, pagkatapos magsimba, family dinner o kaya etc. Family, yung magkakasama. Pero dito hindi mo makikita eh. Di po ba, araw ng Linggo, hindi mo alam kung nasaan yung dalawa, hindi mo alam. Samantalang yung isa panay-post, panay kumbaga papagpakita sa social media, tapos si Mengay tahimik naman po. Walang update. Ganun din po si Tisoy. Kaya paano yung masasabing hindi magkasama yung dalawa? Eh sobrang tahimik po. Kapag lumabas naman si Mengay, nagpost, tad-tad naman ang post ni Alden. Halatang halata po, mga ka-Aldab. Kaya lang, wala po tayo sa posisyon para ipagpilitan kung ano po yung pinaka binabato nila. Pero ang issue nga po rito, mga ka-Aldab, hindi po tayo padadala sa sinasabi man lang ni Nanay Dab. At sa buntis po si Mengay, eh, huwag po kayong maniniwala. Never po yan, mga ka-Aldab. Real talk to, never po. Well, hanggang dito na lang po yung update natin. Kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest pagdating po kala Mengay at Isoy, itutok lang po kayo dito sa channel natin para updated po kayo sa mga bagong video na ilalabas natin.